welcome to Pabebe Channel TV. Sa mga bago pa sa channel ko guys, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para updated kayo sa aking mga video. Okay guys, so today, day off ko ngayon, wala akong trabaho. So nandito lang ako sa aking kwarto at mag-usap-usap tayo sandali. Okay guys, so pag-usapan natin ngayon guys ay tungkol sa salita ng Diyos. So yung nanood na iba na ayaw nito, kasi maraming ayaw sa ganito, di ba? Maraming nag-request na gusto nila na yung mga ano na lang ang iba vlog ko para mag-views yung mga patawa-tawa na yung iba, kasi yung maraming kasi mga vlogger ngayon na para lang mag-views, ng makakuha ng maraming views, so gumawa na mga video na medyo kalaswaan na. So para lang makakuha ng maraming views, pero sa akin okay lang sa akin kung wala akong views, kung konti lang ang views ko. Ang importante yung mga video ko, yung mga hindi naman lahat word of God yung mga video ko, ang mahalaga hindi po kabastusan. Okay, so kasi pag yung ginagawa natin kasi guys, pag ang ginagawa natin ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kung hindi na glorify si Lord sa ginagawa natin, yan ay sa pangsanlibutan. Hindi lang yung kanta na pangsanlibutan, kundi whatever na ginagawa natin na hindi na pupuri sa Diyos, hindi na glorify si Lord, yan ay pangsanlibutan. Amen. So maraming nagtatanong sa akin, bakit ako lagi nagbabasa ng Bible, lagi ako nagpo-post ng mga verse sa Facebook. Kasi sa Facebook ay kung hindi pa kayo nag-follow sa akin sa Facebook, pag-i-follow niyo Rolando Cristiano. Yan ang aking Facebook account. So every day lagi akong nagpo-post ng mga Bible verses, mga siguro mga more than, minsan mga 10 beses ako mag-post isang araw, or more than 10. So bakit ko yan ginagawa? Kasi importante kasi guys na kahit sa social media nakipag-share tayo ng salita ng Diyos. Kasi yan ay kalooban ng Diyos na ipangaral natin ang kanyang mga salita sa ibang tao. Kahit sa anong paraan, ang importante ginagawa mo yung will ni God na mag-share ng gospel. Gospel is not about religion, it's about a relationship with Jesus. The gospel is about Jesus, how to walk with Him, how to obey with Him. Diba? So, hindi po sapat guys, hindi po sapat na lagi lang tayong magsimba linggo-linggo. Tama na sa inyo yan. Hindi po sapat yan. Kailangan alamin natin ang kanyang mga salita. Kailangan every day, every now and then, lagi po tayong magbabasa ng Bible. Every now and then, let us read the Word of God. Kasi importante po yan, guys. The Word of God is the sword of the Spirit. Pag yung Espiritu mo, hindi mo pinapakain ng salita ng Diyos, yan ay manghihina guys. Kaya pagdating sa tukso, pagdating sa mga problema, nalulugmok ka agad tayo kasi hindi natin alam how to solve that problem. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin kasi wala tayong alam sa salita ng Diyos. Hindi po sapat na pumunta ka lang sa simbahan tapos wala na, gagawa ka naman ng anong-anong gagawin mo. Hindi po sapat na punta ka lang sa church. Kailangan kahit nandyan ka sa bahay o saan ka man, kailangan huwag mong kalimutang magbasa ng Bible. Kahit ang Bible ay salita ng Diyos, kailangan habang tumatagal ka sa pananampalataya sa Panginoon,
mas lalo kang mapamahal sa kanya, mas lalo mong malalaman kung ano yung kalooban niya. Hindi yung pumunta ka lang sa church, paglabas mo sa church, wala na naman. Diba? Balik na naman. Sa dati mong buhay, kailangan lagi nating basahin ang Bible at ating intindihin mabuti kung ano ba talaga ang nakasulat dito. Ano ba ang gusto sa Diyos na dapat nating gawin? Ako lagi ako nagbabasa ng Bible. Hindi ko lang binabasa, guys. Inintindi ko yung mabuti at ina-apply ko sa aking buhay. Kasi kung magbabasa lang tayo tapos wala lang, hindi natin inintindi, hindi natin ina-apply, useless lang yun. Sa mabuti pang huwag ka na lang magbasa. Once na magbasa tayo ng Bible, kailangan intindihin natin mabuti at i-apply din natin sa ating buhay. Diba? Kasi yan ang gusto ng Diyos. Yan ay kalooban ng Diyos na magbasa tayo ng kanyang mga salita. Ang pagbabasa ng Bible, guys, ay para ka rin nakipag-usap sa Diyos. Dahil alam mo kung ano ang gusto ng Diyos, alam mo kung ano ang gusto ng Diyos na dapat mong gawin. Eh kung wala kang ginagawa, hindi mo ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam mo ba yung sinabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 21? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapunta sa kaharian ng langit, kundi yung sumusunod lamang sa kalooban ng kanyang ama na nandun sa langit. So, ibig sabihin, kung hindi ka sumusunod kung ano ang kalooban ng Diyos, ang sabi ni Jesus, hindi ka makapunta sa langit. So, kung hindi ka makapunta sa langit, meaning to say, doon ka sa impyerno. Di ba? Ganun lang yan kasimple. Pag hindi ka tatanggapin sa langit dahil hindi mo ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos, doon ka sa impyerno. Akala niyo ba joke-joke lang yung impyerno? Akala niyo ba chismis lang yung impyerno? Hell is real. Totoo ang impyerno. Pag namatay ka, na wala kang Panginoon sa iyong buhay, 100% na doon ka sa impyerno. Sabi nga sa Revelation chapter 20 verse 15, ang lahat na pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon doon sa impyerno. Isipin mo yan, guys. Kahit pasuan mo yung itong kamay mo, ito, pasuan mo yan sa plansa, sobrang sakit na, di ba? O kahit sa lighter lang, pasuan mo yung daliri mo sa lighter, kahit saglit lang, sobrang napakasakit. So how much more yung buong katawan mo doon sa gitna ng apoy, araw at gabi, walang pahinga, at walang katapusang paghihirap. So na-imagine mo ba yun? Di ba? Hindi ako nagbabasa ng Bible dahil ano lang yan. Hindi ako nagsishare ng mga gospel sa Facebook nila. Napano lang. Ginagamit ko lang ang utak ko. Kasi binigyan tayo ng utak ng Diyos na makapag-isip ng tama kung ano ang tamang gawin. Hindi yung gumagawa tayo ng mga kabalastugan. Hindi yung gumagawa tayo ng mga walang kwintang bagay. Kung may gagawin na tayo, yung naluwalhati si Lord sa ginagawa natin. Kahit hindi gusto sa iba yung ginagawa natin, ang importante, yan ay gusto ng Diyos. Diba? So, yung mga pagsishare ko ng mga gospel, yung pagpo-post ko ng ano sa Facebook, mga Word of God sa Facebook, maraming hindi nakagusto. Kahit yung iba mga relatives ko, hindi nakagusto. But, hindi na importante kung hindi nila gusto. Ang mahalaga, yan ay gusto ni God. Kahit hindi mo ginugusto, pati yung pag ano ko dito sa video na to, hindi mo gusto, ang importante, gusto ni God. Wala akong pakialam kung ano, kung hindi gusto ng ibang tao, ang mahalaga, ang ginagawa ko ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na importante kung walang manood, walang mag-Diyos. Ang importante yung ginagawa ko ay para kay Lord. Hindi naman ito para sa
kahit kanino ang ginagawa ko ito para sa Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, whatever you do, do it for the glory of God. Yan, maraming taong hindi nakaintindi talaga kung gaano ito kahalaga. Gaano kaimportante na mayroon tayong relasyon sa Diyos. Maraming mga tao hindi nakaintindi kung gaano kaimportante na mayroon tayong totoong ugnayan sa Diyos. Tandaan po natin, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, hindi natin alam kung kailan babawiin yung buhay natin, kasi hindi tayo ang nagmamay-ari sa buhay natin. Maaring bukas, sunod na araw, o sunod na taon kukunin na tayo ni Lord. So kung kukunin ka na ni Lord na hindi ka pahanda, so doon ka talaga sa impyerno. Binigyan tayo ng Diyos ng regalo. At ang regalo na yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Bible, sa Romans chapter 6 verse 23, ay ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At yan ay nandyan kaya sa ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. Kaya kapag mayroong kang totoong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay maligtas. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, ang lahat na kay Kristo ay hindi nahahatulan pa. So kung wala ka kay Jesus, hahatulan ka talaga. Doon ka talaga sa impyerno. Yung sabi na huwag kang mamatay kung wala pa si Kristo sa iyong buhay. Kasi doon ka talaga sa impyerno. 101%. Doon ka talaga sa impyerno. At wala nang second chance. Ha? Pagpatay ka na, kung saan ka dapat ilagay, doon ka talaga. Kung sa impyerno ka, sa impyerno ka na talaga. Forever. Yan ang tinatawag na eternal death. Yung sinasabi sa Bible na death, hindi yan kamatayan na yung mamatay ka, ilagay ka sa kabaong. Yung eternal death means separation from God. Eternal separation from God. So, kapag doon ka na sa impyerno, kahit anong sigaw pang gagawin mo na magsisi ka na hindi na si Lord makikinig sa iyo. Dahil binigyan tayo ng chance ng Diyos na magbagong buhay habang buhay pa tayo, binigyan tayo ng chance ni Lord na lumapit tayo sa Kanya habang mayroon pa tayong pag-asa, mayroon pa tayong chance na magbagong buhay. Pero kung hindi natin ginagawa, tapos mamatay na tayo, kung saan tayo rarapat, doon tayo ilagay. Kaya habang buhay pa tayo, kailangan gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano ang dapat gawin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na puro kabalastugan, puro pagpakasala. Mayroon tayong pag-iisip, tamang pag-iisip. So gamitin natin ang ating tamang pag-iisip at tamang pagkaintindi sa kanyang mga salita. Dahil isa lang ang ating buhay, guys. Tandaan natin, isa lang ang ating buhay. Pagpatay na tayo, tapos hindi natin inalam kung ano ang kalooban ng Diyos, talaga tayo. Tandaan po natin, ang kamatayan ay hindi katapusan sa lahat. Diyan pa magsisimula ang lahat. Diyan pa magsisimula ang lahat. Pagpatay ka, yung kaluluwa natin ay dadalhin sa lugar kung saan nararapat. Sa langit ba o sa impyerno? Walang purgatorio. Chismis lang yan. Dalawa lang ang punta natin, guys. Kung hindi ka tatanggapin sa langit, doon ka talaga sa impyerno. Okay? Kaya, habang may pag-asa pa tayo, habang may panahon pa, lumapit tayo sa ating Panginoon. Pagsisihan natin ating mga kasalanan. Kasi pag hindi natin yan gagawin, siguradong impyerno talaga tayo. Hindi ako gumagawa ng kwento na lahat yan ay nakasulat sa Bible. Kaya nga, araw-araw ko lagi nagbabasa ng Bible, kahit sa pwesto ko, pag wala akong ginagawa, nagbabasa ako ng Bible.
Kasi ang pagbabasa ng Bible ay kinakausap natin ang Diyos. Parang kinakausap lang natin si Lord. Kasi yung mga Bible ay salita niya. Kaya I encourage you to read your Bible. Obey what God says in the Bible. Ang kailangan natin ay tamang relasyon sa Diyos. Hindi yung sasabihin lang natin, Lord, I love you. Marami sa atin sinasabi, mahal naman at mahal ko ang Diyos, mahal ko si Lord. Lagi natin sinasabi, mahal natin ang Diyos. Pero hindi nakikita sa ating buhay. Pag totoong mahal natin ang Diyos, sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. Kung hindi natin ginagawa kung anong gusto ni Lord na gawin natin, ibig sabihin, wala tayong totoong pagmamahal sa Kanya. Right? Kung hindi natin sumunod, hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi tayo totoong nagmamahal sa Kanya. So, kailangan sundin natin kung ano ang gusto ng Diyos. Alamin natin kung ano ang kalooban niya. Hindi yung punta lang tayo sa church, kanta, tapos wala na pag-uwi, wala na, balik sa dating buhay. Kung hindi ganyan ang Christian. Every now and then, let us surrender our life to Jesus. Kasi ang Christianism is exchange life. Surrender your life to Jesus and let Jesus, hayaan mo si Lord. Yan ang sabi sa Philippians 2:20, I forgot. Sabi noon, sign. Kayo na lang mabasa. Kung tayo ay totoo kay Kristo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pag tayo totoo kay Kristo na talaga, tayo ay dapat mayroong transformation mangyari sa ating buhay. Mayroong pagbabago na mangyari sa ating buhay. Read your Bible. Ang tao na totoong matalino sa buhay ay yung inuuna at ginawang priority si Lord sa kanyang buhay. Pag hindi mo priority si Lord sa buhay mo, wala ka talagang totoong relasyon sa kanya. Yan ang sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Put God first in our life. So, karamihan sa Christian kasi ngayon, hindi nila naintindihan mabuti kung ano ang gusto talaga ni Lord. Kailangan ni Lord na mayroong tayong tamang relasyon sa Kanya. Mayroong tayong totoong relasyon sa Kanya. Kung na-experience ninyo guys na lahat naman siguro naka-experience na nagkaroon ng syuta, di ba? Yung asawa mo ngayon, kung may asawa ka na, yung asawa mo noong mag-shoota pa lang kayo, di ba? Gusto ninyo na lagi kayong magkasama palagi, di ba? Pag hindi mo makikita yung shoota mo, parang mamatay ka sa sobrang, sobrang namimiss mo talaga siya. Gusto niyo kayong, lagi kayong magkasama, araw-araw. Gusto niyo na lagi siya nandyan sa iyong tabi. So kung ano yung nararamdaman mo nung nagkaroon ka ng syuta na love ninyo ang isa't isa, ganun din dapat kay Lord. Kung totoong mahal mo si God, dapat may lagi yung feeling mo na parang gusto mo si Lord na lagi magkausap. Gusto mo na laging katabi mo si Lord. Kaso wala eh. Diba? Karamihan sa atin. Kapag simba lang, wala na. Kala na sapat na yung pagsimpa. Hindi. Kahit dyan ka pa matulog sa loob ng simbahan,
Kahit diyan ka patumira sa loob ng simbahan, pag wala kayong totoong relasyon ni Jesus, ha? Pag wala kayong totoong relasyon ni Jesus, wala. Impyerno ka pa rin. Impyerno ka pa rin. Kaya kailangan intindihin niyang mabuti kung ano ang nakasulat sa Bible, ano ang gusto ni Lord. E paano naman niyo alam kung hindi kayo nagbabasa ng Bible? So kailangan intindihin natin mabuti, basahin natin mabuti ang Bible, sundin natin kung ano ang sinasabi ni Lord. Hindi natin, huwag tayong sumunod kung ano lang sinasabi ng tao, pero hindi naman sinasabi dito. Kung ano ang sinasabi dito, yun ang ating sundin. Hindi yung hindi sinasabi. Karamihan sa atin kasi, mas naniniwala sa sinasabi ng tao, pero hindi naniniwala kung ano ang sinasabi ni Lord. Ang ating kaligtasan is only through Jesus. Hindi tayo maligtas sa reliyon. Walang reliyon na makaligtas. Only Jesus. Only Jesus. Okay? So, thank you for watching my video. Please, don't forget to subscribe my YouTube channel, and I hope na maintindihan ninyo yung sinasabi ko. I hope na one day kita-kits tayo doon sa heaven. So, God bless everyone. Thank you for watching my video. Please like, comment, and subscribe. Pabebe channel.